Isang mapagpalang araw ho sa inyong lahat at nais ko ho kayong batiin ng Happy Happy New Year. At isa po itong magandang blessing sa amin dahil New Year na New Year nga po ay manganganak ang aming isang inahin. Kung makikita nyo nga ho dito sa video ay ayan niya po at nagkakaykay na siya. Isa ho yung senyales na manganganak na ho ang inyong Mama Pig. Kapag hindi na ho siya mapakalay sa kanyang kulungan ay ito po ay nakangangahulugan na ang inyong inahin ay malapit ng manganak. Kaya naman ho, nung magpakita ng ganitong sinyales ang aking inahin ay agad-agad ho akong nagdala ng basahan at inano ko na rin po ang kanyang kuna, ang kuna ng mga biik para nasa ganun ay handang-handa na nga po kung sakaling lalabas ang kanyang mga iana. Kung ako naman ay tatanungin niyo kung para saan ang basahan, ay yan ang basahan muna, yan ay yan po ang ipupunas natin sa mga biik na kanyang ilalabas. At yung kuna naman ho ay kulungan ng kanyang mga biik kung sakaling marami ang kanyang iana. So yan guys, lumabas lang kanyang pinakaunang anak alauna ng hapon. Katatapos ko lang maligo at ito na nga po ang bumugad sa akin, sa aking pag-akyat. Ayan, lumabas na kanyang unang biik. Oh, thank you Lord, sana po ay marami ang inyong ibigay sa aming blessing. Pagkalabas ng anak na inyong Mama Pig ay kailangan po agad nating punasan ang kanyang mga lalabas na biik para hinihingal pa po tayo. Dahil sa pagmamadali nating umakyat, kailangan po natin punasan ang kanyang biik para mawala yung mga lamad na nakabalot sa kanya para mabilis po siya matuyo. Punasan lang natin ang punasan para matuyo siya. Doon po sa nagtatanong kung kailan ko pinuputulan ng pusod ang mga biik, ay hinihintay ko lang po ito na medyo matuyo-tuyo para kapag pinutul po siya ay hindi po siya dumudugo. Dahil kapag pinutulan po natin siya kaagad, kapag kalabas niya ay pinutulan agad natin siya ng pusod, ay dumudugo po ang kanyang pusod. Kaya sa akin ho ay hinihintay ko lamang po siyang medyo matuyo ng konti para kapag pinutol ko siya ay hindi na ho siya dudugo pa at hindi na po kailangang talian. At ang pagputol po ng ngipin ay kinabukasan pa ho ang aking pagpuputol ng ngipin sa aking mga piglets. Papadidihin lang po muna ito para lumakas ka agad. Titingnan natin kung magpapadede ang kanyang Mama Pig. Kapag nangangagat po ang kanyang Mama Pig ay hindi muna natin siya papadidihin. So tara, padidihin na po natin. Let's go! And guys, na-dede na! Mabait ang ating Mama Pig, kaya napadede agad natin. Nagkukulong po muna natin ulit ito dahil lalabas na po ulit ang kanyang biik. Thank you.
maliit. Ang tuta. Tatlo na. Tuta. Halimbawa na sana, namatay lang ang isa. Anim na! So, ayan na nga po. Anim na po sana, pero yung isa nating biik ay hindi sinuwerte at namatay. So, bali lima lamang po ang buhay sa ngayon at nanganganak pa ho ang aming mamapig. Update ko kayo mamaya kung ilan pa ang yanak na aming mamapig. Tigil muna po tayo sa pagpapaanak ng ating mamapig dahil oras na nga po ng pagpapakain ng aming mga inahimbaboy. At konting paalala lang po sa ating mga nag-aalaga ng baboy na kapag nanganganak po ang ating inahin ay huwag na huwag po natin siyang papakainin. Dahil maaring pag pinakain po natin siya ay hindi na po lalabas yung mga piglets na nasa loob ng kanyang tiyan. Pagkatapos po niyang manganak ay bukas ko pa po siya papakainin para nang sa ganun po ay mailabas niya muna po lahat ng mga piglets na nasa kanyang tiyan at pati na po ang mga inunan. Dahil kapag pinakain po natin sila ay maaari hong hindi na lumabas yung mga biik na nasa kanyang sinapupunan. Kaya mahigpit po na pinagbabawal talaga ang pagpapakain sa ating mga inahin na nanganganak o pagkatapos nilang manganak. Alas 6 nga po ng gabi ay natapos na nga akong manganak ang aming mamapig at siya po ay nagbigay sa amin ng 12 healthy piglets. Bali 13 piglets nga ho sana ang kanyang inaanak. Ang kaso nga ho lamang ay namatay ang kanyang isang biik. Pero okay na ho din yun dahil 12 piglets pa rin naman po ang kanyang buhay na biik. Meron niya ho kami tining isang inahin sa kabilang farrowing pen na nanganak lamang ho ng 4 na biik. Abay di ari mas maigi kaysa sa kanya at ari 12 biik sa kanya ay 4 lang. Pero okay lang naman yun kung mahalaga naman ho ay ligtas at buhay ang mga biik na kanilang mga iniaanak kaysa naman doon sa marami na mga patay naman. At ako'y natutuwa na rin doon sa 4 na biik na iyon dahil yun naman ay napakalulusog na ngayong araw na ito dahil sila ay ikatlong araw na. Yun nga lang ho, hindi ko na lang din na i-vlog yung 4 na biik na iyon dahil ako'y nababanas at 4 lang ang inaanak. Pero okay na rin at buhay nga naman sila. So hanggang dito na lamang ho ang aking video mga kaumay. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. At sana huwag kayong magsawang sumuporta sa aking vlog na ito dahil kung wala ho kayo ay wala rin ho ang ating YouTube channel. So hanggang dito na nga lamang at maraming maraming salamat. Babus! Thank you.